tipong upang pagsaluhan ang kaligtasan, ang loob ng Diyos sa tanan. Upang pagsaluhan ang kaligtasan, ang loob ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga minamahal, sa diyang nakagugulat ang mga salita ni Jesus sa Ebanghelyo na ng linggong ito. Ako, ang pagkain bumaba mula sa langit. Kung paanong hindi pinabaya ang magutom at mauhaw ng Diyos si Elias, gayon din naman ang pagbibigay sa atin ng Ama ng kanyang anak na si Jesus upang maging tinapay ng buhay. Sa kanya tayo patuloy na umiiral, naglalakbay, at nakatatagpo ng kaganapan ng buhay. Mga minamahal, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papugi sa Diyos, papugi sa Diyos, papugi sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinanulog niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagubungi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Yesu Kristo, Buktong na anak, Diyos ko, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan.
kanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa kita asan, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan. Ang Diyos Ama, amen. Ang Diyos Ama, amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nagpadala ang Diyos ng anghel kay Elias upang pag-ibayuhin ang kanyang pisikal at moral na lakas at sa gayon ay maipagpatuloy ang kanyang paglalakbay at misyon. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos na maghapong paglalakad, ay naupo siya sa ilalim ng isang puno ng retama at nanalangin ng ganito, "Panginoon, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Nais ko na pong mamatay." Pagkatapos nahiga siya at nakatulog, ngunit dumating ang isang anghel. Kinalabit siya at ang sabi, "Gising na, kumain ka na." Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang sisidlan. Kumain na siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga uli. Ngunit bumalik ang anghel ng Panginoon. Kinilabit siya uli at sinabi, "Bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ang lalakarin mo." Kumain nga siya uli at uminom, at siya'y lumakas. Sa tulong ng pagkain iyo'y
naglakbay siyang 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Anghelyong bantay na may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkup. Ang galing ng pooy hanaping masikap, yung nagtiwala sa kanya'y naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Mabuti at maawain ang espiritong tinanggap natin mula sa Diyos. Sa pakikiisa natin sa espiritu, ginagawa nating kaaya-ayang alay ang ating buhay sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, huwag ninyong dulutan ng pigati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Alisin ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at poot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at mawain sa isa't isa, at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa ating, inihandog niya ang kanyang buhay bilang malimuyak na hain sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Aleluya, aleluya. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yon, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit." Sinabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya ngayong masasabi, bumaba ako mula sa langit?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Huwag kayong magbulong-bulungan.
walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayon may namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal, naaalala niyo pa ba yung mga pagkakataong nagsalo-salo kayo ng mga mahal mo sa buhay, mga magulang, mga kapatid mo, at natapos yung hapunan, natapos yung pagsasalo-salo na busog ka, ramdam mong mahal ka, ramdam mong suportado ka, ramdam mo ang pagmamahal. Sa mga pagbasa natin ngayon, na ilalahad ang pagnanais ng Diyos na busugin tayo, ikaw at ako ang ating mga pamilya, ng kanyang mga biyaya. Even to the very specifics, nais ng Panginoon na busugin tayo sa laman, sa kaluluwa, sa espiritu, sa kaisipan. Busugin tayo in every way. That's coming from the love of God, God who is love, nais niyang busugin tayo. Naalala ko nung bata kami, mga magkakapatid, we always would have a picnic kasi malapit kami sa dagat. And we would always have a picnic. Minsan doon sa mismong dagat, kung saan, underneath the, mga 6 feet. My father would dive and kukuha ng mga makakain doon and then he would eat doon sa bangka. Minsan naman doon sa pagka malayo yung dagat, ibig sabihin pwede kang manguha ng mga kabibe. And then we would have a picnic. And that's something that I could not forget. Yung busog ka, there's so much love in everyone. Narinig natin sa unang pagbasa ang habag at pag-ibig ng Diyos kay Elias. Pinadala sa kanya ang anghel. At ang sabi ng anghel, bumangon ka at kumain. Nang sa gayon ay, you can go on with the journey because the journey is difficult and long. Pinadala ng Diyos. Gayon din sa Ebanghelyo, narinig natin si Jesus na ang sabi, ako ang pagdaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit, mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ito. Nabis-labis ang pag-ibig ng Diyos at ang pagnanais niyang busugin tayo sa lahat ng gutom at mga pangangailangan natin. At yan ay akma-akma na mensahe para sa panahon natin ngayon, ECQ, ang daming nagugutom, di po ba? Ang daming nagugutom. Lalo na yung mga arawan ang kita, umaasa sa ayuda, umaasa sa mga may mabubuting loob, umaasa sa mga community pantry. Ang daming nagugutom. Pero sana, sapagkat ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos, sa mga panahong itong hindi tayo nakakapagpunta sa simbahan upang magsimba, hindi tayo nakakatanggap ng Panginoon, we should reflect that this is an invitation. No? Huwag tayong magreklamo. Ang gobyerno, lockdown na naman. Hindi na naman ako makapunta ng simbahan. Huwag magreklamo. Reflect on what's happening, what's behind this in this spiritual dimension. This might be an invitation for us na inasmuch as we hunger for food that would feed us, feed our body, the Lord is inviting us to hunger for His Word. Na magutom tayo sa salita ng Diyos. Na magutom tayo sa salita ng Diyos. Sapagkat His words are life. Ang salita ng Diyos ay buhay.
Alam niyo, may parokyano kami dito sa St. Joseph Parish na for the last few months, simula nung nagluwag na yung pandemic, nag-request siya ng communion once a week lang naman because she used to be, matanda na, 86 years old. She used to be a daily communicant, no? Araw-araw nagsisimba. She's a doctor, by the way. Ang sabi niya, Father, nung ako ay nasa med school, I was diagnosed with cancer. Hindi lang na-diagnosed, na-operahan ako, Father. At ang sabi ng doktor, I would have to live for 5 more years na lang. 5 more years. Pero ang sabi ko, Father, because from the age of 4 years old, lagi na ako sumasama sa nanay ko. Kasi ako yung tagadala ng 7-Up ba yun? O Sprite? Basta, kasi diabetic yung nanay niya. 4 years old pa lang, sinasama na siya sa simbahan. Sabi niya, Father, mula noong 4 years old ako, daily, I was going to mass daily. Kasi nga, na-train ako ng nanay ko. And then, yun nga, at med school, I was operated with cancer. At 5 years to live, sabi ng doktor. Ang sabi ko sa Panginoon, Father, kasi nag-aaral din siya sa medicine, sabi niya, Lord God, you are the greatest doctor. Ikaw ang pinakadakilang manggagamot. Pagalingin mo ako, Panginoon. I would receive your body and blood in the Eucharist. Alam ko pagagalingin mo ako, Panginoon. Alam ko pagagalingin mo ako, Panginoon. And Father, it's now 50 years plus. 50 years. Mahigit. Yung 5 years na sinabi ng doktor, 50 years na, Father. I'm a living witness that yung pagkain tinatanggap ko sa banal na misa ay katawan at dugo ng Panginoon. Kaya totoo yung sinabi niya, mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. Totoo yun, Father. I'm a witness to that. Akalain, sino mag-aakalang 50 years? More than 50 years, mabubuhay pa ako. Yung 5 years naging 50 years. And that is why, sabi niya, Father, mula noong kahit nung hindi pa ako naging doktor, hanggang sa lalo nung naging doktor ako, I did charity works. Dito sa parish namin, she did charity works until shortly before the pandemic. Nag-charity work siya. And it's for a long while, 50 years na rin mahigit. Charity works ako ng charity works, Father. Maraming pinapadalang gamot, yung mga doktor na kakilala ko, yung mga companies na kakilala ko. I do charity work to give back to God kasi yung buhay ko galing sa Kanya. My dear friends, sana sa ECQ na itong pinagdadaanan natin, magutom din tayo sa Diyos. Walang communion. Well, there's spiritual communion. Sana hanap-hanapin natin ang katawan at dugo ni Jesus sa banal na communion. Inasmuch as we hunger for bodily food, we also hunger for the body and blood of Jesus Christ. Alam niyo si San Padre Pio, nung siya'y nabubuhay, sabi niya, when, alam niyo naman, kapag nagmimisa siya, he would experience stigmata, no? He would suffer with the Lord when he celebrates Mass. And sabi niya, if men only knew how much the Heavenly Father regards the sacrifice of the Son in the Mass, they would risk their very lives to attend just a single Mass. If men only knew how much the Heavenly Father regards the sacrifice of the Son, they would risk their very lives just to attend a single Mass. A single Mass. Sana'y magutom tayo. At sa mga panahong ito, busugin natin ang ating mga sarili sa salita ng Diyos. At kapag nabusog na tayo, you know, the Eucharist is also called the Bread of the Angels. And narinig natin ang anghel sa unang pagbasa. Kapag nabusog tayo sa salita ng Diyos, tulad ng mga anghel, we will be sent by God to alleviate the pain of others. Kapag nabusog tayo sa kabutihang loob ng Diyos at sa salita ng Diyos, we would be willing to donate to community pantries, we would be willing to lend a helping hand, magbigay ng pagkain sa mga nagugutom. Magiging anghel tayo na ipapadala ng Diyos tulad ng pinadalang anghel ng Diyos kay Elias. Yung mga anghel, laging nasa harap yan, busog sa presensya ng Diyos. Kapag busog ka sa salita ng Diyos, lagi mong kapiling ang Diyos, magiging anghel ka, hindi ka magdadalawang isip na tumulong. Sa mga pangangailangan sa katawan, kaluluwa, kaisipan, lalo ngayon, ang daming pinagdadaanan natin. At sana ngayon maging anghel tayo, starting from our families. Kumusta ang mga anak mo? Nagsisimba ka nga. Yung mga anak mo, kumusta? Tulog pa rin.
yung mga kasama mo sa bahay. Do you even bother to tell them na kailangan mo magsimba? Kahit online lang. Do you teach your children how to pray? Sana'y magutom tayo sa salita ng Diyos. The journey is long. Hindi natin alam kung kailan matatapos tong ECQ na ito. Marahil baka mag-i-extend pa. Huwag naman sana, Panginoon. Hindi natin alam. The journey is long. Sinasabi sa atin ngayon ng Panginoon na bumangon ka at kumain. Sapagkat mahaba-haba pa ang lalakbayin mo. One time there was somebody here, and this is my last point. There was somebody here na sumundo sa akin for a funeral mass in St. Peter's, Caloocan. At normally, yung mga sumusundo, malungkot, syempre namatayan. But this one in particular, napakabuti niya. She was so bubbly and she was so happy. Nagtaka ako. Sabi ko, sister, ano pong, Father, charismatic po ako. Nitong pandemic, anong daily routine? Sabi niya, Father, lagi ako nagde-daily mass, nagdadasal, dasal lang dasal. Saan mo nakuha yan? Father, yung tiyahin ko na napakamadasalin, ang daming aklat, ang daming binabasa ng dasal, doon ko nakuha, Father. Sabi ko sa kanya, that's the best legacy that you have received from your tita. Kasi, mahirap ang buhay kapag hindi mo tinuruan ang anak mo, mga kasama mo sa bahay, ang pamilya mo na magdasal, manalig, kumapit sa Diyos at mamuhay sa kalooban ng Diyos at sa salita ng Diyos. The journey is long and winding and difficult. Faith is the best thing that you could ever give as a legacy to your children. So my dear friends, get up, eat, bumangon ka, kumain, busugin mo ang sarili mo sa salita ng Diyos. For the meantime, na hindi tayo nakakatanggap ng banal na dugo at laman ni Jesus. Sapagkat, ahaba-haba pa ang tatahakin natin. Don't lose hope. Our God loves us so much. Mahal tayo ng Diyos. Nais niyang busugin tayo sa bawat magagandang bagay sa mundong ito hanggang sa kabila. Sapagkat siya ang tinapay ng buhay at ang lahat ng kumakain sa kanya at sa kanyang salita ay nabubuhay hindi lamang sa mundong ito, kundi magpasawalang hanggan. Amen. Pahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa oras ng ating pangailangan, nariyan ang ating Amang nasa langit na hindi lumilimot sa kanyang bayan. Dumulog tayo sa kanya upang pagkalooban niya tayo ng lakas ng loob na makapagbigay buhay din sa kapwa tulad ng kanyang anak na si Jesus. Taglay ang matibay na pananampalataya, ating idalangin. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para kay Papa Francisco, si Jose na aming obispo, mga pari at diakono, magsilbing bukal at hururok nawa ng kanilang buhay ang Eucharistia upang makasumpong sila ng lakas at inspirasyon para sa kanilang ministeryo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan.
para sa mga pinuno ng aming pamahalaan, matupad nawa nila ang kanilang sinumpaang tungkulin, maging daan nawa ito tungo sa kabubuti ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa sambayan ng Kristiyano, maging malinaw at epektibong tanda nawa tayo ng paghahari ng Diyos upang mapukaw ang mga hindi sumasampalataya at nagdududa sa pamagitan ng ating banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga may matinding pinagdaraanan sa buhay, makadama nawa sila ng paghilom at pag-asa kay Jesus, ang tinapay ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga yumao, makatagpo nawa sila ng kagalakan at kapayapaang walang hanggan sa piling ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapagpalang Ama, ikaw ang pinagmumula ng lahat ng biyaya. Gabayan mo ang iyong bayan tungo sa pagpapakabanal upang sa aming pagsunod sa iyo, kami rin ay makiisa ni Hesukristong anak mo na buong pusong nag-alay ng sarili upang maging pagkaing nagbibigay buhay. Siyang nabubuhay, kapiling mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmamagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain, ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon ay pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa na maanghel na nagsisi awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inaabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng tanang mga kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Naanang lubos
Luluhod po ang lahat. Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Tinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Panawagan at paanyaya sa ating lahat. Una, sa panahon ng ECQ, simula August 6 hanggang 20, 2021, ang ating pong parish office ay bukas tuwing Martes, Huwebes at Sabado, simula sa 9 ng umaga hanggang 12 ng tanghali lamang. Ikalawa, ang ating pong columbary ay sarado sa panahon ng ECQ. Para po sa paglilibing sa columbary sa panahong ito, mangyaring makipag-alam kay Ms. Christy Ponce sa landline number 8710-8488
at cell number na 0927-787-6891. Ikatlo, dahil po sa wala tayong public religious gathering hanggang sa August 20, lahat po ng mga binyag na napapaloob sa mga petsang ito ay dapat na i-reschedule. Gayun din po, sa anumang inyong katanungan at pangangailangan, makipag-ugnayan lamang po sa parish office. Tumawag sa landline number 8253-8283 at cell number na 0961-211-9510. Ika-apat, ang St. Joseph School ay patuloy na tumatanggap ng mga bagong mag-aaral para sa nursery, kinder, grades 1 to 10 at senior high school para sa school year na 2021 to 2022. Ang mga mag-aaral na incoming grade 11 mula sa mga public schools ay magbabayad lamang ng kabuuang alagang 5,000 pesos sa loob ng isang taon. Samantala, mula sa private schools ay magbabayad naman ng halagang 9,500 pesos. Para sa karagdagang impormasyon at katugunan sa inyong mga katanungan, bisitahin lamang ang school official website na sjs.edu.ph o tumawag sa numerong 8253-7958. Ikalima, sa mga may mabubuting kalooban at nagnanais na makiisa sa kawanggawang mesa ni San Jose Pantry, mangyari po na dalhin ninyo ang inyong donasyong bigas, delata, asukal, gatas at kung ano pang pagkain na di agad nasisira o napapanis sa parish office. Mangyaring tumawag muna bago po ito dalhin. Ika-anim, ang ating pong simbahan ay patuloy na tumatanggap ng inyong love offerings at mass offerings. Maaari po itong i-deposit sa Metro Bank Tondo Gagalangin Branch, account name RCAM St. Joseph Parish, savings account number 766-776-600-1528. Mangyaring ipadala po ang photo ng validated deposit slip sa email address sjpgtmparishoffice@gmail.com. Ang inyo pong donasyon ay maaari din ipadala sa GCash number 0961-211-9510. Maraming salamat po. Tumayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyo ko kayo habang iginagawad ang pagpapala ng ating Diyos. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makapipinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pamalagiinawa niyang nananahan ang kanyang salita sa inyong kalooban at puspusinawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan na kanyang pamana magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Ang poong San Jose, sinibig, tanggulan at lakas, buong pananalig. Kami po'y ipagkadya sa mga